A few moments later. Hello, magandang hapon po sa inyong lahat dyan, sa aking mga master, sa katulad ko mga anglers, sa aking mga subscribers, magandang hapon po sa inyong lahat, at saka sa mga viewers, welcome to my channel. So ngayong araw nito, mga idol, gagawa tayo ng isang panibagong tutorial na naman tungkol sa paghuli ng yung pispis sa panit, o yung tatawag sa amin na pispis sa panit, tulingan, at saka sulinaw, at saka sa balila, at saka sa mga matambaka. Ito po ang tawag nito ay birabira. So maraming mga katulad kong mga mangingisda na nagawa ng pain. Ang tawag pain sa birabira. So minagawa nila, gumagamit sila ng sinilas, yung dahon ng sinilas. Ang iba gumagawa ng yung balahibo ng manok. Yung iba yung mga crystallite na gawa nila para birabira. Yung iba na naman yung mga stainless, mga kutsara, ginagawa nila pain sa birabira. Pero ito po, iba po ang itong ginagawa ko. So ang ginagawa ko ito ay plastic na naman. So ito po ay mabisang pain. Kung malaman ninyo ito, ito po ay makatulong sa inyo na makarami kayo ng huli diyan sa payaw, katulad ng pispis panit at sa katulingan. So ipakita ko sa inyo kung anong materials na aking ginagamit, at saka anong klaseng sticker, saka ano ang forma nito. So ito po, pakita ko sa inyo. Ito po ang ating finish na ginagawa na, mga master. Kita ko sa inyo yung tapos na nagawa ko. Ito po. Tapos yan po. So yun, ang ganda tignan. Yan. Sama yun. Yan po. Yan. 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 Ito po ko, ito po ay gawa po sa plastic. Saka yung isa po. Yan po. Yan po. May butas na yan, saka may mata. Yan po. Yan. So iba't ibang kulay ito na mga pain. Yan po. Yan po. Ito po. Kulay dirty white. Yan. Kulay dirty white. Saka ito po. Yung plastic niya ay medyo kulay siya clear, at saka yung iba po. Ito po ang tapos na natin na nagawa. Ito po ay pinakamabisang pain sa pispis ng panit. Ito po. Yun o. Ito po ang tapos na natin na ginagawa. So ito pa ang hindi natin natapos. So ito ang gagawin natin ngayon, katulad yan. So paano pag-slice ng sticker, tsaka plastic, at tsaka ito po ang ginagamit natin. Gamit tayo ng mga plastic. Ito po ay plastic ng alcohol, at tsaka ito po ay kulay yellow, parang sa pahomot, at tsaka kulay blue, saka ito color pink. So mabuti sana pag ang plastic na ginagamit ninyo ay clear, katulad nito, clear. Saka kasi pag lagay natin ng sticker, halimbawa ito po, yan po, ito po,
itong sticker, paglagay natin, magre-reflect siya sa yun sa likod. Yan po. So, clear siya. So, makita mo sa likod. So, dapat ang gagamitin natin na plastic ito po. Pakita ko sa inyo paano pag-cutting. So, ito po yung ano, mga accessories natin, mga master, mga idol. Unang-una, mayroon tayong plastic na clear. So, kulay yellow. Medyo clear siya. Ito po ay medyo garas na kasi napulot ko sa dagat. At saka kulay pink. Maganda sana pag kanang bago siya, wala siyang gasgas. Yan po. Ito po ang ano, mga gagawin natin ngayon. So ito po. May nakakat na ako dito. At saka ito. So ito po. So paano ito pag ano, paggawa? Pero before muna, sila may plastic tayo. Kulay pink, kulay yellow, kulay blue. Ito po. Saka kulay green. Ito po ang mga magandang kulay na gagawin pain. Saka kung mayroong limbawa katulad dito, sky blue, at saka katulad nito, parang ivory, maganda po. Ito po, sa plastic ha. Sa plastic, yellow, pink, blue, green, saka ivory, yung maganda. Ito pong mga plastic na ginagamit ko, napulot ko lang po ito sa dagat. Saka ito po ang accessories natin. Mayroon tayong ano, UV resin. Sana makikita ninyo mga master. UV resin. UV resin. Saka ano, UV light. Saka mayroon tayong fishing eyes. Mata ng isda. Yun ang mga accessories natin. At saka ito po. Ito po ang ano, sticker, fishing sticker na parang kaliskis ng isda. Ito po. Ito po ang ating mga accessories. At saka karayom. Bakit may karayom? Ito po ang gagawin natin sa pagbutas ng pain. Yan po. Ito po ay ano, para lagay ng ano, ng apoy sa kandila. Tapos pag ano na siya, medyo mainit na, ibubutas diyan sa isda. Tsaka ito po, sticker, fishing eyes, UV resin, UV light, UV resin, tsaka gunting. Yan po. So yan po lang ang ating mga accessories. So ngayon, umpisahan na natin ngayon paggawa. Paggawa ng pag-cut ng plastic. So ito po, maganda ang plastic mga master. Maganda ang plastic master na ano siya, medyo clear siya. Clear. Yan po. Ganyan po ang pag-cut mga master, oh. Yan po. Kailangan medyo makuha mo ang yung ano, yung hugis ng maliit na isda. Sana makikita ninyo ng maayos mga master. Yung iba ginagamit nila chinilas, yung mga habayanas. Ang subok na kong ganyan, medyo hindi masyadong maakit ang mga isda. Pero ito po mga master, talagang maakit talaga ang mga isda. Matagal ko na itong ginagawa. Yung mga kaibigan ko nagtanong sa akin, Chard, anong bang pain mo, Chard? Hindi ko sinasabi sa kanila dahil ayaw kong magkaroon ng mga maraming karibal. Pero ngayon, ito po ay tuturo ko sa inyo para madadagan yung ano nyo,
yung huli ninyo sa pag huli ng pispis ng tuna. At saka hindi lang pispis ng tuna, yung ano, yung mga tulingan, tawag sa iba sa Tagalog, bonito. At saka yung mga matambaka, yung mga sulinaw, kakain ito. Ang grupo ko nag-un. Bakit ka nag-un na hindi mo kita ginagamit? Okay. Ito na po. Tapos magkakat tayo ng kulay blue. Blue. Saan ba yung blue ko? Ito po, blue. Ay, yellow. Kulay yellow. Ilagan maganda ang pagkahugis niya. Kasi yung mga isda ay parang tinitignan nila kung totoo ba talaga yung ano, yung kinakain nila. Yung iba nga na isda ay sasabitan sila sa kawil, diyan sa tagilid, diyan sa mata, diyan sa tiyan. Kasi yung ano, yung pain binubugbog nila. Bugbugin muna nila bago nila kakainin para hindi sila maloko. Pero sa ganitong klaseng pain, manluloko talaga sila. Kasi yung mga mangisda talaga, manluloko talaga. Kawawa talaga yung mga isda, naluloko sila. Dahil kinukopya nila ang forma ng ano, yung mga maliliit na isda, yung kinakain nila, kinukopya ng mga yung mangisda. Yan talaga, naluloko talaga ang mga isda kasi ginagaya nila ang kulay, ang forma. Kasi pag hindi mo ginagaya, hindi sila maluko. Yan. Maganda talaga pag mga master, mga idol, pag bago ang plastic kasi clear na clear. Ito po, napurot ko lang sa dagat. Hindi na clear, pero okay pa rin. Yung ano? Yung mga lalagyan ng alcohol, yung casino, maganda yun. May casinong kulay blue at saka kulay pink. Yan ang gagamitin ninyo kasi maganda ang ano niya, refleksyon. Yan po, ito na po. So ito po, ito lang po yung dalawa yung gagawin natin. At least nakikita ninyo kung paano kinakat. Yan. Tapos ito po yung sticker. Yan po. Sana makikita niyo yung sticker. Tignan natin kung makikita ba ninyo. Yan. Yan. Oh, may ano? May gitna. May boundary siya. Diyan tayo magka-cut sa boundary. Yan. Yan na po. Tapos tanggalin natin yung ano, sapi niya. Palala lang sa sticker, mga master, mga idol, huwag niyong tupiin at saka baluktutin. Kasi pag binabaluktot ninyo, limbawa sticker ganito, ginaganyanin niyo, hindi yan ano, hindi na yun mag kumakapit, mahina ng pagkapit niya sa ano, plastic. Yan po. Tapos lagay natin to. Unahin natin yung kulay yellow. Yan. Yan po. Okay. Tapos
itaban nyo mga master. Tapos kulay naman pink. Yan. Yan. Putulin natin. Yan. So ngayon, gamit tayo ng bleed. Itong bleed na itong bleed ko mga idol, mga master, hindi na ito matulis. Medyo mahabol na talaga. So okay pa rin siya. Kasi palagi ko nang ginagamit. Okay. Okay. Yan. Ipunin natin to kasi magagamit pa to. Pain natin sa, lagay natin sa ano, yung pain sa ano, single. Okay. Yan na. Tapos cut natin yung sa gilid para may konti siyang distance, makikita yung ano niya, yung kulay sa plastic na yellow. Okay. So yan. Sana nakikita ninyo ng maayos mga master. Okay. Okay. Yan na po. Cut natin yung tuktok niya. Yan. Yan. So yung isa. Yung pink na naman. Sana nakikita ninyo. Pasinsya na kayo sa ikuko ko mga master kasi ano, napalo yan ang martilyo. Dapat sana yung pupukin ko yung pako, ang napukpo ko yung ano, kamay ko. Kapag na pagkamalan pako, loko talaga tong martilyo na to. Kaya nangingitim yung kuko ko dahil yung dugo ay ano, nag-sticky. Itong paggawa ko nito mga master, mga idol, hindi ko pinakita sa ibang mga nangingista kasi para wala kong ano, karibal ito. So pinakita ko lang to sa mga dito lang po sa tutorial po. Yung mga kaibigan ko na nagtingin sa
tutorial ko, sana nakikita na nila. Yan po. Gusto talaga to yung GoPro ko. Hindi ko man sinabihan na mag-on siya, nag-on siya. Bakit nag-on siya? Hindi ako nagsabi na mag-GoPro start recording. I-off ko muna to. Sinasayang yung battery natin. Okay. Ito na po. So, kung tignan ninyo mga master, mga idol, may kuan siya, may distance siya para yung kulay ng plastic ay ano, parang nag-design pa rin. Yan. Okay. Ito na po. So ngayon, lagyan natin siya ng fishing eye. Yan. So. Okay. Yan na. Yan o. Parang totoo na talaga. Isda na siya kasi may ano na, may mata na siya. Yung isa na naman. Ayun. Yan na. Okay. So kung tignan ninyo mga master, mga idol, parang kumikinta na siya kasi yung ano, yung kulay niya ay parang kulay ng isda, pero paglagyan natin ng UV resin, lalong kumikinta 'yun. So, umpisahan na natin. Okay. Tapos pailawan natin. Tapos dito na naman sa yung ano niya, dun sa likod na naman. Ang purpose nitong UV resin, mga idol, lalo siyang kumikintab. Clear na siya, lalo pang kumikintab, at saka hindi matatanggal yung sticker. Yung sticker natin ay waterproof, pero lalong gumaganda pag nagyan siya ng UV resin. At ipatitigas natin yung UV resin gamit tong UV light. Hindi naman masyado siya mainit, pero makapatuyo din sa resin. Okay. Ano? Sana nakikita ninyo.
Okay. Yan. Nakita niyo mga master, oh. Halos yung gumaganda. Yan. Ito naman ang kulay pink. Lagyan natin ng UV resin. Sana mag-viral tong video na to, mga master. Pakita ninyo sa sabi niyo sa ano, mga kaibigan ninyo na may magandang pain na ginagawa ko para makatulong sa kanila sa pag ano, sa paghuhuli ng pispis ng tuna. So yan, oh, kung nakikita ninyo, lalo siyang gumaganda pag nalagyan ng UV resin at saka pinatuyo ng UV light. Okay. Yan. So may nagawa tayo ngayon sa ating tutorial, 4 na piraso. Ito po mga master yung nagawa natin. Sana nakikita ninyo. Yan po. 4 na piraso. Yan. Ito po. At pagkatapos nito, bakit mayroon tayong dagom? Yung ano, itong tawag sa iba. Tawag sa amin dagom. Yung ano dito, butasan 'yan. Itong dagom, ipapainitin 'yan sa kandila. Sa kalayo tsaka ibubutas 'yan. Yan po. So ang nangyari, katulad na siya nito. Tapos lagyan natin ng yung taga na ginagamit natin, mga master, mga idol. Ito po yung taga na ginagamit natin ay number 5565. Ito po, pwede mustard, pwede rin shark ang gamitin natin na taga. So pinakadabis na nylon yung gagamitin natin. Magamit kayo mga master ng ano, fluorocarbon. Saan ba yung nylon ko? Fluorocarbon. Saan na ba yun? Ah, ito po. Ito po ang pinakadabis na gagamitin nyo na nylon, mga master. Fluorocarbon. Si X3. Number 4.0. 50 meters lang po to. Pero maganda to. Matibay to. Kung ihalintulad natin sa natural na nylon to, number 8 siya. Ang kalaki. Pero bakit maganda to, mga master, mga anglers? Ito po ay invisible. Matibay talaga. At pag nakalagay dyan sa dagat, hindi ito makikita ng isda. Ito po. Fluorocarbon invisible. Ito po. Tapos yung taga, 565. Ulitin ko, 565. Tapos, yung ano, yung nylon, ipapasok dito sa butas. Kasi binutasan natin ng karayom to. Yan. Yan. Tapos ito po. Alam na to sa mga katulad ko, mga anglers. Magaling yan sa pag ano, tali ng taga. Yung ano, kawil. Tali ng kawil. Pasensya na kayo sa aking Tagalog, mga master, kasi hindi po ako marunong, kasi sa amin dito ginagamit na salita Bisaya. Na Tagalog ko lang para maintindihan sa aking mga subscriber na taga mga yung taga Luzon. Yan po. Okay. Tapos yan. So ganito na ang itsura niya.
Ito po ang bahay na umiikot yan sa ilalim. Yan na attract ang isda. Kasi nag-ano na yun, nag-iikot. So, sana makatulong itong, ano, yung tutorial ko, mga master, mga idol. So, madadagan yung huli ninyo. At sana, hindi kayo magsawa manood sa aking mga video. At saka sa mga baguhan dyan, sana mag-subscribe kayo para ma-update kayo sa mga bago kong mga tutorial. So, ito po ang nagawa natin. May apat tayo na piraso. Yan po. At saka may yung ginagawa ko nung nakaraang araw. Yan po. At saka may ano pa ko, yung mga ginagamit ko na sa laot. Ito po. May ginagamit ako sa laot. Ito po ang ginagamit ko. Medyo ano na siya. Medyo hindi na masyado maganda. Kasi ano, ano, medyo gastado na. Yan po. Marami na itong nahuli na isda. Yan po. Ito po ang mga bagong pain ko. So sana makatulong sa inyo. Maraming salamat po sa aking mga subscribers, sa aking mga idol, mga master. Magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat po. So, ito po yung ano, mga accessories natin, mga master, mga idol. Unang-una, mayroon tayong plastic na clear. So, kulay yellow. Medyo clear siya. Ito po ay medyo garas na kasi napulot ko sa dagat. At saka kulay pink. Maganda sana pag bago siya. Wala siyang gasgas. Yan po. Ito po ang ano, mga gagawin natin ngayon. So ito po. May nakakat na ako dito. At saka ito. So ito po. So paano ito pag ano, paggawa? Pero before muna, sila may plastic tayo. Kulay pink, kulay yellow, kulay blue. Ito po. At saka kulay green. Ito po ang mga magandang kulay na gagawin pain. At saka kung mayroong halimbawa katulad dito, sky blue, at saka katulad nito, parang ivory, maganda po. Ito po, sa plastic ah, sa plastic, yellow, pink, blue, green, at saka ivory, yung maganda. Ito po ang mga plastic na ginagamit ko, napulot ko lang po ito sa dagat. At saka ito po ang accessories natin, mayroon tayong ano, UV resin, sana makikita ninyo mga master. UV resin, saka ano, UV light, saka mayroon tayong fishing eyes, mata ng isda. Yun ang mga accessories natin. At saka ito po, ito po ang ano, sticker, fishing sticker na parang kaliskis ng isda. Ito po, ito po ang ating mga accessories. At saka karayom. Bakit may karayom? Ito po ang gagawin natin sa pagbutas ng pain. Yan po. Ito po ay lagay ng ano, ng apoy sa kandila. Tapos pag ano na siya, medyo mainit na, ibubutas diyan sa isda. At saka ito po, sticker, fishing eyes, UV resin, UV light, UV resin, saka gunting. Yan po. So, yan po lang ang ating mga accessories. So ngayon, umpisahan na natin ngayon paggawa. Paggawa ng pagkat ng plastic. So ito po, maganda ang plastic mga master. Maganda ang plastic master na ano siya. Medyo clear siya. Clear. Yan po. Ganyan po ang pag-cut mga master. Oh. Yan po. Kailangan medyo makuha mo ang yung ano, yung hugis ng maliit na isda. Oh.
Sana makikita ninyo ng maayos, mga master. Yung iba ginagamit nila, sinilas. Yung mga habayanas, ang subok na kong ganyan, medyo hindi masyadong maakit ang mga isda. Pero ito po, mga master, talagang maakit talaga ang mga isda. Matagal ko na itong ginagawa. Yung mga kaibigan ko nagtanong sa akin, Chard, anong bang pain mo, Chard? Hindi ko sinasabi sa kanila dahil ayaw kong magkaroon ng mga maraming karibal. Pero ngayon, ito po ay tuturo ko sa inyo para madadagan yung ano nyo, yung huli ninyo sa paghuli ng pispis ng tuna. At saka hindi lang pispis ng tuna, yung ano, yung mga tulingan, tawag sa iba sa Tagalog, bonito. At saka yung mga matambaka, yung mga sulinaw, kakain ito. Grupo ko nag-un. Bakit ka nag-un na hindi mo kita ginagamit? Okay. Ito na po. Tapos magkakat tayo ng kulay blue. Blue. Saan ba yung blue ko? Ito po, blue. Ay, yellow. Kulay yellow. Ilagan maganda ang pagkahugis niya. Kasi yung mga isda ay parang tinitignan nila kung totoo ba talaga yung ano, yung kinakain nila. Yung iba nga na isda ay nasasabitan sila sa kawil, diyan sa tagilid, diyan sa mata, diyan sa tiyan. Kasi yung ano, yung pain, binubugbog nila. Bugbugin muna nila bago nila kakainin para hindi sila maloko. Pero sa ganitong klaseng pain, manuloko talaga sila. Kasi yung mga mangisda talaga, manuloko talaga. Kawawa talaga yung mga isda, naloko sila. Dahil kinukopya nila ang forma ng ano, yung mga maliliit na isda, yung kinakain nila, kinukopya ng mga yung mangisda. Yan talaga, naloko talaga ang mga isda. Kasi ginagaya nila ang kulay, ang forma. Kasi pag hindi mo ginagaya, hindi sila maloko. Yan. Maganda talaga pag mga master, mga idol, pag bago ang plastic kasi clear na clear. Ito po, napurot ko lang sa dagat. Medyo hindi na clear pero okay pa rin. Yung ano, yung mga lalagyan ng alcohol, yung kasino, maganda yun. May kasinong kulay blue at saka kulay pink. Yan ang gagamitin niyo kasi maganda ang ano niya, refleksyon. Yan po, ito na po. So ito po, ito lang po yung dalawa yung gagawin natin. At least nakikita ninyo kung paano kinakat. Yan. Tapos ito po ay yung sticker. Yan po. Sana makikita ninyo yung sticker. Tignan natin kung makikita ba ninyo. Yan. Yan. O may ano? May gitna. May boundary siya. Diyan tayo magka-cut sa boundary. Yan. Yan na po. Tapos tanggalin natin yung ano,
sapinya. Palala lang sa sticker mga master, mga idol, huwag niyong tupiin. At saka baluktutin, kasi pag binabaluktot ninyo, limbawa, sticker ganito, binaganyan ninyo, hindi yan ano, hindi na yun mag kumakapit, mahina ng pagkapit niya sa ano, plastic. Yan po. Tapos, lagay natin to. Unahin mo natin yung kulay yellow. Yan. Yan po. Okay. Tapos, nakita ba niyo mga master? Tapos, kulay naman pink. Yan. Yan. Putulin natin. Yan. So ngayon, gamit tayo ng bleed, itong bleed na itong bleed ko mga idol, mga master, hindi na ito matulis. Medyo mahabol na talaga. So okay pa rin siya. Kasi palagi ko nang ginagamit. Okay. Okay. Ipunin natin to kasi magagamit pa to. Pain natin sa, lagay natin sa ano, yung pain sa ano, single. Yan na. Tapos, cut natin yung sa gilid para may konti siyang distance. Makikita yung ano niya, yung kulay sa plastic na yellow. Okay. So, yan. Sana nakikita ninyo ng maayos, mga master. Okay. Okay. Yan na po. Cut natin yung tuktok niya. Yan. Yan. So yung isa. Yung pink na naman. Sana nakikita ninyo. Pasinsya na kayo sa ikukuko mga master, kasi ano, napalo yan ng martilyo. Dapat sana yung pupukin ko yung pako, ang napupuko yung ano, kamay ko.
Kapag na pagkamalan pa ako, loko talaga itong martilyo na to. Kaya nangingitim yung kuko ko. Dahil yung dugo ay ano, nag-sticky. Itong paggawa ko nito mga master, mga idol, hindi ko pinakita sa ibang mga nangingista. Kasi para wala kong ano karibal ito. So pinakita ko lang to sa mga dito lang po sa tutorial po. Yung mga kaibigan ko na nagtingin sa tutorial ko, sana nakikita na nila. Talaga to yung GoPro ko. Hindi ko man sinabihan na mag-on siya, nag-on siya. Bakit nag-on siya? Hindi ako nagsabi na mag-GoPro start recording. I-off ko muna to. Sinasayang yung battery natin. Okay. Yan na po. So, kung tingnan ninyo mga master, mga idol, may kuwan siya, may distance siya para yung kulay ng plastic ay ano, parang nag-design pa rin. Okay. Ano po? So ngayon, lagyan natin siya ng fishing eye. Yan. So. Okay. Yan na. Yan o. Parang tutura talaga. Isda na siya kasi may ano na, may mata na siya. Isa na naman. Ayun. Yan na. Okay. So kung tignan ninyo mga master, mga idol, parang kumikintab na siya kasi yung ano, yung kulay niya ay palang, parang kulay ng isda, pero paglagyan natin ng UV resin, lalong kumikintab yun. So umpisahan na natin. Okay. Tapos pailawan natin. Tapos dito na naman sa ano niya,
dun sa likod mo naman. Ang purpose nitong UV resin, mga idol, lalo siyang kumikintab. Clear na siya, lalo pang kumikintab, at saka hindi matatanggal yung sticker. Yung sticker natin ay waterproof. Pero lalong gumaganda pag nagyan siya ng UV resin. At ipatitigas natin yung UV resin gamit tong UV light. Hindi naman masyado siya mainit, pero makapatuyo din sa resin. Okay. Ano? Sana nakikita ninyo. Okay. Yan oh. Nakita ninyo mga master oh. Lalo siyang gumaganda. Oh. Yan. Ito na naman ang kulay pink. Lagyan natin ng UV resin. Sana mag-viral tong video na to, mga master. Pakita ninyo sa sabi niyo sa ano, mga kaibigan ninyo na may magandang pain na ginagawa ko para makatulong sa kanila sa pag ano, sa paghuhuli ng pispis ng tuna. So yan o, kung nakikita ninyo, lalo siyang gumaganda pag nalagyan ng UV resin at saka pinatuyo ng UV light. Okay. Yan. So may nagawa tayo ngayon sa ating tutorial, 4 na piraso. Ito po mga master yung nagawa natin. Sana nakikita ninyo. Yan po. 4 na piraso. Yan. Ito po. At pagkatapos nito, bakit mayroon tayong dagom? Yung ano, itong tawag sa iba. Tawag sa amin dagom. Yung ano dito, butasan 'yan. Itong dagom, ipapainitin 'yan sa kandila. Sa kalayo tsaka ibubutas 'yan. Yan po. So ang nangyari, katulad na siya nito. Tapos lagyan natin ang yung taga na ginagamit natin, mga master, mga idol. Ito po yung taga na ginagamit natin ay number 5565. Ito po, pwede mustard, pwede rin shark ang gagamitin natin na taga. So pinakadabis na nylon yung gagamitin natin. Magamit kayo mga master ng ano, fluorocarbon. Saan ba yung nylon ko? Fluorocarbon. Saan na ba yun? Ah, ito po. Ito po ang pinakadabis na gagamitin nyo na nylon, mga master. Fluorocarbon CX3 number 4.0, 50 meters lang po to. Pero maganda to, matibay to. Kung ihalintulad natin sa natural na nylon to, number 8 siya ang kalaki. Pero bakit maganda to, mga master, mga anglers? Ito po ay invisible. Matibay talaga. At pag nakalagay dyan sa dagat, hindi ito makikita ng isda. Ito po. Fluorocarbon invisible. Ito po. Tapos yung taga, 565. Ulitin ko, 565. Tapos, yung ano,
yung nylon ipapasok dito sa butas kasi binutasan natin ng karayom to. Yan. Yan. Tapos ito po, alam na to sa mga katulad ko mga anglers, magaling yan sa pagano, tali ng taga. Yung ano, kawil, tali ng kawil. Pasensya na kayo sa aking Tagalog mga master kasi hindi po ako marunong kasi sa amin dito ginagamit na salita Bisaya. Sa Tagalog ko lang para maintindihan sa aking mga subscriber na taga Luzon. Yan po. Okay. Tapos yan. So, ganito na ang itsura niya. Ito po ang bahay, umiikot yan sa ilalim. Yan na-attract ang isda. Kasi nag-ano na yun, nag-iikot. So, sana makatulong itong, ano, yung tutorial ko, mga master, mga idol. So, madadagan yung huli ninyo. At sana, hindi kayo magsawa manood sa aking mga video. At saka sa mga baguhan dyan, sana mag-subscribe kayo para ma-update kayo sa mga bago kong mga tutorial. So ito po ang nagawa natin. May apat tayo na piraso, yan po. At saka may yung ginagawa ko nung nakaraang araw. Yan po. At saka may ano pa ko, yung mga ginagamit ko na sa laot. Ito po. May ginagamit ako sa laot. Ito po ang ginagamit ko. Medyo ano na siya. Medyo hindi na masyado maganda. Kasi medyo gastado na. Yan po. Marami na itong nahuli na isda. Yan po. Ito po ang mga bagong pain ko. So sana makatulong sa inyo. Maraming salamat po sa aking mga subscribers, sa aking mga idol, mga master. Magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat po.